What's up mga paps? Yung mga tuta, malapit nang ma-release. Ipapa-second vaccine natin, tsaka paliguan natin ngayon. Dito nga pala ako sa may labas namin, mga kasama ko ito. Dumating yung kuya ko, galing Pampanga. 30 years old na, birthday niya ngayon. Happy birthday! Yay! Tapos ito, kasama ko rin si Papa. Malapit na yung election. Sa mga taga San Jose, Occidental Mindoro po. Tatay ko, iboto niyo siya. Mingi po ako ng tulong. Pa, magkaya ka naman pa. Hello. Ay, hi nga. Oh, hello naman. Hello, hello. Hello, eh. Oh, hello, hello. For Vice Mayor. Hello, hello. Mag-hello ka. Go for the win. Ay, ito yung pinakamatindi niyang bodyguard daw. Budeng! Pakita yung black eye. Si Mr. Pinkit. Ito, si Mr. Pinkit. Yan. Oh, yan. Anong ibig sabihin yan? Don't hate. Yan. I-subscribe nyo yung dati niyang channel, guys. Kusinerong Mang yan. Natropa natin yung mga yan. Kaso umalis na siya, eh. So, tara sa likod. O nga pala guys, pakilala ko sa inyo yung aking pinsan na napaka-cute na si Alex. Ito, ito. Pakita ka, Alex. Ayun, naka-cute, oh. Naka-cute! Ang bait niya, no? Tumutulong siya, oh. Para, ano? Para kay Papa. O, di ba? Bait to si Alex, eh. Pinsan ko to, eh. Hi ka muna, Alex. Mag-hi ka muna. Alex, hi. Hi, Alex. Ay, ilaw naman. Para si... So, tara guys. Paliguan na natin yung mga tuta. Mga paps, ito yung ginamit nating shampoo. Kakatapos ko lang paliguan yung mga tuta kasi medyo nagkamali yung cameraman natin. Ayun, na-timelapse niya nung pinapaliguan ko. Ang dami ko pa namang sinabi kanina. Anyways, ito yung ginamit nating shampoo. Ito yung tea tree oil ng Bullseye. Pinadala sa akin, ano pa to, wala pa sa market to, eh. Pero yung tea tree oil, yun yung nakakatulong para gumanda yung skin ng ating mga alaga. Nakakatulong din yun para matanggal yung mga irritations, para yung mga sugat-sugat, na nakakatulong din para mapagaling. Ang ginagamit ko actually dito sa mga Belgians, si... kay Athena. Ang ginagamit ko dyan, yan, pakawalan natin siya. Ang ginagamit ko dito, Madre Cacao. Tapos dito naman kay... For Magic naman dito kay Chelsea. Ayan. Chelsea, hello! Pasok ko muna sa kulungan, Athena. Athena, inside! Inside! Athena! Inside, inside! Shh. Inside! Yes! Okay, punasan ko na lang muna itong mga tuta. Pumunta na sa kabila yung isa. Okay. Shh. Baba, baba! Ay, sus! Come. Come. Aray. Ito mga paps, kakatapos lang natin paliguan tong mga tuta. Ito silang tatlo. Mamaya, ipapabaksin namin yun mamaya, eh. So, nasa mga 55 days, 56. Ito sila. Ito si Lala. Ito yung pinakamalaking female, si Lala. Yan. Ang nagpangalan dito, si Sir Angelito, yung nakabili. Nagpapataan siya, ipapadala doon. Shhh! Baba! Uy! Ay, makukulit! Ang kukulit ng mga aso. Yan. Yun. Tapos, ito siya. Itong mga tuta na to, guys, hindi ko talaga to yung... Inaalagaan ko sila, pero hindi yung tintutukan ko ng todo. Kasi, kagaya niyan, yung nagpangalan sa kanila, hindi naman ako. Yung mga nakabili mismo, yung mga mismong kukuha yung nagpangalan sa kanila. Tsaka, hindi ko sila yung hina-handfeed or tinitrain pa. Kasi... mawawala din naman sila, di ba? Siyempre, kahit paano ma-attach ako sa aso. Ito naman si Pete. Ito yung naipit. Kulit lang. Pete. Ah, ang lilikot. Pag magpapaligo kayo ng aso, guys, umaga ha. Umaga hanggang tanghali. Yung tipong kainitan, wag yung hapon nyo paliliguan yung aso kaya gabi. Baka magkasakit yan. Wag nyo rin paliliguan pag mainit yung, ay pag maulan ha. Ito naman si Melo. Itong si Melo, guys, yung aso ni Dalaman. Actually, itong si Melo, mas maliit siya compared dun sa kay Lala, sa mga kapatid niya.
Pero wala namang kaso yan eh. Ang nangyayari kasi diyan, pag kumakain sila, itong si Lala, ang lakas magbully, ang lakas No. Itong si Lala, ang lakas mang bully. Doon nakakakain naman tong isa, pero syempre iba pa rin yung talagang matatakaw. Eh ang mga tuta guys, kapag nahiwalayan sa kanilang mga kapatid, diyan mo makikita ng potential yan. Diyan mo makikita kung talagang sino yung mas magiging malaki. Depende sa alaga nyo. Depende kung halimbawa, pinapatake nyo ng, depende sa quality ng dog food na ginagamit nyo. Depende sa vitamins, depende sa gatas. So mga ganun. Pero yun nga, basta sabi ko lang sa inyo, trust the genes. Bumili kayo sa mga breeder na reputable. Yung alam mo talagang aalagaan yung tuta. Kasi yung iba, ibibenta nga ng budget meal. Pero pinapakain naman ng kanin, hindi naman binabitamins. I mean, yung mga ganun ba? Tapos, kapag bumili ka ng tuta na medyo mukhang unhealthy, mura mo nga nakuha, ang nangyayari, kapag sa'yo nagkasakit, edi mas mahirap pa yon, di ba? So mamaya, paalis kami, ipapabaksin natin itong mga tuta. Pagkatapos ng vaccine nila, ay siguro pahingin ko lang ng mga 3 days, tapos ipapadala ko na sa Manila itong mga to. Itong dalawa. Itong isa, ito kay Dalaman to, si Melo. Itong dalawa, Bataan, Pangasinan. Dok, yung isa ko, last vaccine to. 6-in-1 yata to. Or... Ah, sige. 6-in-1 na lang. Ito yung isa eh. Pagkatapos ng dok, okay na no? Yung isa, complete na to? Oo, sa 5-in-1. 5-in-1. Tapos itong tatlo naman. Dok, okay? Ah, dok, okay na sa laki niya. 3 months and a half. Iba natin maliit to, no? Okay, thank you. Tapos na yun? Uwi. Oh, baliwala lang katina na. Gusto mo ikaw din? Ayoko. Ito, dok, isa. Yan, si... Si Lala. Sino lang? Sabay ko na sa ito, Dok. Joke lang. Wala, pinasabay ko ito para ano eh. May mga ano lang ito. Sabaka hindi may ikitit pag palabas. Hindi, may dog sheeper naman ang magdadala ito. Dog sheeper talaga. Saka hindi may ikitit pag palabas ito. So si Melo. Yung diron doon ako doon lang tumitira eh. Pagpapasok lang ang medyo. Okay, ayos. Nice. Oh. 600 pala yung ano, 6-in-1. And then pag 8-in-1, Dok? Ano? Mura siya, 550 lang. Pag 8-in-1? Yung 6-in-1 kasi may pang coronavirus. Ah, okay. Alright mga paps, so kakauwi lang namin. Ito yung mga tuta, okay naman sila. Okay naman yung bullseye na shampoo. Lumambot yung mga coat nila. Ayun o, tuyo na o. Diba? Pupugi na. So, kapag nag-vaccine kayo, may program tayo ha. Huwag niyong kalimutan mag-deworm. Kasi kailangan updated yung deworm. Dahil kapag hindi niyo na-deworm yan, may chance na maging butad yung aso niyo. Alam niyo yung butad? Yung malaki yung chan, tapos ano, maliit yung mga paa tsaka ulo. Lalaki yung chan na butad. Yan, itong mamalambing to si Melo. Lagi nakadikit sa akin to eh. So, ayun. Shoutout ko muna yung mga viewers natin bago ko tapusin tong vlog. Shoutout kay Wen Calagio from Calasiao, Pangasinan. Victor Marco Karatiket from Nueva Ecija. Jan Rollins Macariola from Escalante Negros Occidental. Rayo Ivan Di Male. At sa mga gusto magpa-stud, meron tayong stud sa May Cotabato City. Big Bone Jet Black Proven. I-PM nyo lang si Sir. Subscriber natin yan. Shoutout din kay Ricardo Bunuan. Mark Punla from Olongapo City, Zambales. Mark Miguel Luna from Montalban, Rizal. At kay Benjamin Francis Soriano, BM Parker and Nami. See you on my next vlog. Pop Sneaks out!